Mga kaibigan, bad news tayo ngayon at talagang nandito tayo sa Genis Avenue, Barangay Rosario. At dito ay may nagaganap na sunog. Ito ay residential area na ngayon ay nandito na itong mga fireman natin at mga fire truck ay nakapila na nga dito sa kahabaan itong Genis Avenue, Barangay Rosario ang nakakasakot dito. At ayan, makikita natin na napakakapal pa ng usok sa kasalukuyan. At yun mga tao, ayan, makikita natin na natutulong-tulong na nga para mapula agad itong apoy. Ano? Pati yung mga taga rito sa lugar na ito ay tumutulong na nga. So, pakishare ang live video natin mga kaibigan at baka may mga kamag-anak ang ilan sa mga nanonood dito sa Pasig News Update. At nandito nga tayo ngayon sa Barangay Rosario, particular sa Genis Avenue. At ayan, so ito nga ang inabot natin dito na kalagayan itong mga bahay dito. Ayan, so hanggang sa ngayon makikita natin ang ilan bahagi ng mga bahay ay nag-aapoy pa rin. So mga kaibigan, inuulit ko, andito tayo ngayon sa Genis Avenue, Barangay Rosario. Ayan. So yung mga wire dito, nakita natin na nakalaglag na nga. Ito yung wire ng mga kuryente rito. Ayan, nataputol na nga. So hanggang sa ngayon, ayan, nag-aapoy pa rin ang ilan sa mga bahay. So pakishare ang live video natin mga kaibigan. No? Ayan. So malaki, malaki itong sunog na naganap dito. So, yan. Okay. Pakishare, mga kaibigan, ang live video natin dahil baka mayroon kayong mga kamag-anak dito sa lugar na ito. Particular tayo ngayon dito sa Genis Avenue, Barangay Rosario. Ito, yun na inabot ng mga nandito. So, yung mga fireman natin ay kompleto na naman at andito na. Pero tingin ko dito ay fire under control na ito. No? At wala na nga tayong inabot na malaking apoy. Pero makapal pa rin ang usok na hanggang sa ngayon nga ay binobomba pa rin ng tubig ng mga firemen natin dito. Ay. Ay. Ayan. So ito nga ang naabutan natin mga palagayan ng mga tao dito. Itong ayan, no? Abalang-abala ang mga firemen natin sa pagpunsa nga ng sunog na naganap dito sa Genis Avenue. Yan. Okay. So sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano ang pinagmulan ng sunog. Pero at andito na naman ang mga ano natin, ano, at under control na nga ito. Wala na tayo nakikita ang apoy. Pero ayan, so mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Rosario, particular sa Genis Avenue. So, live tayo ngayon mga kaibigan, pakishare ang live video natin, no? Talaga naman eto, ayun na kasalukuyan nagaganap dito sa Genis Avenue, Barangay Rosario. Nandito tayo sa Genis Avenue, Flora Conducto. Ayun, nagtatanong nga si Flora Conducto. Nandito tayo ngayon sa Genis Avenue, Barangay Rosario. Okay. Anong building yan? Anong building yan? Sorrento Oasis. Sorrento. Sorrento Oasis. Oasis. So mga kaibigan, ayan, nandito nga tayo ngayon sa tabi itong Sorrento, no? Sorrento, Sorrento Oasis na building, yan nakikita natin building dyan, ay Sorrento Oasis yan.
Yan. So ngayon, ano? So ito, at ang ilan nga dito ay ayan. Nilabas na nga yung mga tangke ng gas nila at inilayo dito sa bahagi ng nasusunog na bahay. So, may mga espinita pa rin dito, no, na pinasok na yung mga fire man natin. Yan. At yung mga ibang bombero naman ay nandun na sa itaas ng Sorrento Oasis building. At mayroon din silang dalang hose na nga doon. Mula doon ay binobomba nga ng tubig. Live tayo. Yan. Kuya Nats. Kuya Nats, kung nanonood ka ng live video natin, nandito tayo ngayon sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario, at may nagaganap ng sunog dito sa lugar na ito. Ayan. Kanina ay meron din mga pagsabog ng na tayong naririnig ano, dito sa lugar. Ayan. So, makikita nyo at hanggang sa ngayon, makapal pa rin ang usok. So, yun na. Yung wire nakikita natin ngayon sa kasalukuyan ay napuputukan doon sa bandang dyan. Ayan o. Ayan o. Pumuputok yung wire dyan sa lugar na yan. Yung mga kable ng kuryente, ibig sabihin na talagang live wire pa yan. Ano? At hindi pa nga napapatay sa main. Nagpuputukan nga. Ayan. So, paki-share ang live video natin mga kaibigan. Inulit ko mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario, no, kung saan nga may nagaganap na sunog. Pakishare ang live video nga natin. Baka may mga kamag-anak ang ilan sa mga nanonood dito sa Pasig News Update. At ito nga yun na sitwasyon dito sa Jenny's Avenue ngayon. At meron na tayong sunog na nadatnan dito. Okay, at ito nga mamaya pupunta tayo doon sa Oplan Cayusan. No? Oplan Cayusan tayo dito. Yun nga ang comment ni Opel Caballero. Nandun na ako sa Oplan Cayusan kanina para videohan ang Oplan Cayusan dito rin sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario. Pero mas inuna ko muna itong nagaganap na sunog dito rin mismo sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario. Yan. So, malaki-laki itong area na nasunog dito, no? Hindi natin na matansya pa kung gaano kadaming bahay ito. Pero yan, malaga naman. Kaya inuulit ko mga kaibigan, para sa mga kaibigan natin, mga talagang ingat, dobling ingat sa mga ganitong sitwasyon. Dahil nga madalas ang sunog na nagaganap ngayon. So, dito tayo sa banda rito. Ito yung mga firemen natin dito. Ayan. So, ito yung tingin ko naman ay under control na ito. Hindi na ito lalaki pa, pero talagang malaki na rin ang inabot o napinsala ng sunog na naganap dito sa lugar. Ayan. Hanggang sa ngayon, dito sa banda rito, ay may nakikita pa tayong apoy, pero hindi na naman ganun kalaki na talagang hindi na galit yung apoy. Ano? Control na nila ito, mga kaibigan.
Jinlin, no? Jinlin and De Guzman. Andito tayo ngayon sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario. Nandito tayo sa tabi nitong Sorrento Oasis Building. Ayan. Yung area na nasusunog na ay yung kabahayan sa tabi nitong Sorrento Oasis Building na ito. Ayun, tatanong din si Miriam Mejia. Saan pong lugar ng Rosario yan? Andito tayo ngayon sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario. Inuulit ko, yan, Jenny's Avenue, Barangay Rosario tayo, sa tabi ng Sorrento Oasis Building. Yan. Ilan sa mga parme natin dito ay ito na nga, at tila pagod na sila na nagpapahinga, ano, sila siguro yung nauna mga dumating dito sa naganap na sunog, at yun na iba naman ay andon pa rin sa loob ng lugar kung saan nga nasusunog yung mga iba pang mga ari-arian dito. Ayan. So, pakishare ang live video natin, mga kaibigan, at baka mayroong kayong mga kamag-anak dito sa Barangay Rosario. Ito nga ang kasalukuyan na gaganap dito sa Jenny's Avenue, Barangay Rosario. So, mga kaibigan, doon sa building ng Sorrento ay mayroon din mga security guard ang natingin kong nandoon na may mga hawak na rin ng post dahil itong Sorrento building ay may sariling hydrant, fire hydrant na ginagamit, kaya tumutulong na rin yung ilan sa mga security na nandoon niya sa taas ng Sorrento building. Mga kaibigan, at inuulit ko, andito tayo sa kabahan ng Jenny's Avenue, Barangay Rosario, kung saan nga ay may nagaganap na sunog sa kasalukuyan. Ay, alayt pa eh. Baka narinig ka siya. Ayan, no? So mga kaibigan,
Ay, naulit ko. Pero wala ata lagi siya isinip eh. Hindi, hindi. Wala eh. Hindi nagko-comment eh. Ayan, naulit ko mga kaibigan. Nandito nga tayo ngayon sa Jenny Sading mo. Kanina tumatawag si Kuya Nats nga sa akin na nagsalita na lang ako na nandito tayo eh. Ayan, so kaibigan, ito nga, yun ang makita natin na kalagayan dito, mga pala, mga tao. Malayo ito dun sa may Mariwa sa Tiles, ano, malayo. Andito ito sa tabi ng Oasis Building. Itong Sorrento Oasis Building. So mga kaibigan, itong gaya ng nasabi ni Bongshi, no? Itong lugar ng nasusunog na ito ay dito nga sa Jenny Sabinyo, Barangay Rosario. Ito yun Sorrento Oasis Building. So ito yun na dating Mariwasa. Ngayon ay Sorrento building na ito. Ito. Tama ka Opel Caballero. Medyo malaki itong nasunog na naganap dito sa Barangay Rosario na ito, no? At, residential area ito. Fire truck natin dito sa kabahan nitong Jenny Sabinyo ay talaga mga nakapila na dito at mabilis naman mga krumisponde. Yan. Meron din tayo mga nakita dito na mga kapulisan. Yan. Nagbabantay ng seguridad. Okay mga kaibigan, so inuulit ko, mag-iingat tayong lahat, no? Mag-iingat ang lahat dahil madalas ang nagaganap na sunog. Kamakailan lang, ano? Kamakalawa lang, kaya nandun nga tayo sa barangay pinagbuhatan at nagkaroon din ng sunog at ngayon nga dito sa Rosario. Kaya doble ingat po ang gawin natin, palagi natin bantayan ang mga kalan, yung mga kuryente natin, electric fan, kahit cellphone ay talagang napag pinagmumulan ng sunog yan. Okay. So hanggang dito na lang muna itong live video natin.
At mamaya, susubukan uli natin na bumalik dito para malaman natin kung ano nga ang pinagmulan ng sunog at ilang bahay at ilang pamilya ang naapektuhan sa naganap na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewer natin dito sa Pasig News Update.